So hello mga kamital, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat dyan at I hope na sa mabuting kalagayan pa rin kayo mga kamital. So pasensya na kayo mga kamital at ngayon lang tayo nakapag-upload muli sa ating video kasi alam nyo naman mayroon din akong trabaho mga kamital at medyo busy po tayo ngayon. So sa pagkakataon na ito ay mayroon po tayong kaunting free time na pwede nating ibahagi dyan sa ating mga tagapanood at tagasubaybay. So ngayon mga kamital, gagawa tayo ng kunting idea kung paano natin gagawin yung ating 45 degree lateral Y sa mga maliliit na tubo. Itong paraan nito mga kamital ay napakabilis nito. So kagaya nito mga kamital, so itong pipe na ito ay maliit lang na tubo. Ito ay 42 mm lang at 1 inches and 5/8. So ito yung ating ginawa na lateral. So mabilis lang ito gawin mga kamital, papakita ko sa inyo. So yan mga kamital, so yan. So ito yung ating 45 degree. Gumawa talaga ako nito mga kamital para pang sukat natin sa ating 45 degree. Ito ay 45 degree ito. So yan. So disclaimer lang mga kamital, ito ay mag-work lamang sa mga maliliit na tubo gaya ng 1 inch, 2 inch, sa 2 inch pwedeng pwede ito. Yan. 2 inch pababa sa paglagay ng ating mga support. Or gagawa din kayo ng 2 inch na lateral Y, pwedeng pwede itong ating gagawin ngayon na effect. Papakita ko sa inyo. O itong video na ito mga kamital ay ni-request din sa akin. Hindi ko lang alam kung sino yung nag-request sa akin ito sa paggawa ng support ng ating pipe 45 degree. So ito na yon mga kamital. Kaya lang isang cut lang yung aking ginawa. Yan sa lateral Y. Pero kung gagawa naman kayo ng support kagaya ng naka-L siya at gagawa nyo ng bracket, so kuhanin nyo lang yung travel niya. Kwintahin nyo lang yung travel niya dito sa kanyang rise at saka yung sa kanyang run para makuha. At saka yung cutting niya, ganito pa rin. Dito kayo magsimulang magsukat kung kukuha kayo ng travel. So yan, 45 degree. So, bago tayo magsimula mga kamital, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like. I-share nyo na rin para makatulong ito sa ating mga kapwa kamital. Let's go mga kamital! Start na tayo. So ito yung mga kamital yung ating gagawin ngayon sa paggawa ng lateral Y 45 degree. So ito ay maliit na tubo lamang. Ito ay 42 mm or 1 and 5/8 inches, 42 mm. So disclaimer lang mga kamital, itong gagawin natin ngayon ay magagawa natin ito sa mga maliliit lang na mga tubo gaya ng 1 inch, 2 inch. Pwede pa tayong mag-divide ng 4 kasi kung malalaki na mga tubo na gaya ng 6 inch ay magdi-division na tayo ng mga ilang division, 8 division or 6 division. Dito sa mga maliliit, pwede pa tayong mag-divide dito ng 4. Kaya ito ay accurate lamang sa mga maliliit na mga tubo, kagaya nito. So, kung mayroon kayong gagawin nito mga kamital, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ang pag 45 degree lateral Y sa mabilis na paraan. So ganito lang yan mga kamital, ito yung ating 45 degree. So ito yung ating gagawing sukatan ng ating 45 degree. Ito. So una-una mga kamital, itong ating outside diameter is 42 mm. I-divide natin ito sa 4. So yan. So ang 42 mm, kukuhanin natin yung kanyang circumference. So 42 times pi, yung ating 3.1416. Kuhan muna natin ito ng center mga kamital para ayan, so pagkuha ng center
Yan, itapat nyo lang dyan sa gilid nitong eskwala at saka sa gilid nitong ating pipe para madali na lang natin susukatin yung susunod na distance. Yan, para maka-eskwala din yung ating mga markings. So yan, itong line na ito mga kamital, ito na yung ating gagawing reference sa pagkuha ng ibang pangdivisyon. So 33, sukat tayo ng 33 mm. Bali, apat na division siya mga kamital. So ayan na siya mga kamital. Bali, apat na division siya. So 1, 2, 3, 4. So apat lang dito sa mga maliliit na tubo. So pagka malaki naman, pwede na kayong gagawa ng maraming division. Kasi pagka apat lang, hindi na accurate yung ating paggawa ng ating 45 degree lateral Y. So ngayon, kukuhanin natin yung kanyang outside diameter nito na 40 mm. Magsukat tayo ng 42 mm dito. Ayan. Sumula rito sa kanyang edge. 42 mm. So, ayan. So, ito na yung ating dito tayo mag line. Ayan. Sumula rito hanggang dito sa kanyang gilid-gilid. Ito na yung ating cut line mga kamital. So hanggang dito lang tayo sa pang 42 mm nya. Huwag na tayong lalagpas kasi lalaki na yung kanyang gap. Yan. So ito na yung ating kakatingin. Ngayon. So kakatingin natin. So ito na siya mga kamital. Ito na yung piece na ating tinanggal dito. So ngayon, lilinisan na lang natin 'yan. Circle natin ng konti. At saka dito. Yan, lilinisan natin. Yan. So ayan na siya mga kamital. So ngayon, wala tayong ibang tubo na sukatan ito, puputulin na lang natin ito para dito natin ikabit yung ating lateral. Okay. So ito na siya mga kamital. Ito na yung forma ng ating lateral. So ito try natin kung sakto doon sa ating pipe. So, ayan siya mga kamital. Yan na yung kanyang 45 degree. Pit na pit siya mga kamital.
So ganyan lang mga kametal yung ating pagkuha ng ating 45 degree. Halimbawa gagawa kayo ng mga support at kailangan nyo mag 45 kasi 5 na 5 na 5 yung inyong gamitin kagaya nito. So pwede ninyong gawin ang ganitong method, mabilis na paraan. So sa mga malalaki na pipe na mga kametal, so i-calculate nyo na. Meron akong video din yan kung paano natin i-calculate yung ating 45 degree lateral Y. So ipa-plus ko lang dyan sa screen kung sakaling gagawa kayo ng mga 45 degree na kagaya nito sa mga malalaki na tubo. Okay, so ganyan lang mga kametal. So yun lang mga kametal yung ating paggawa ng ating 45 degree lateral sa mabilis na paraan. So napakadali lang mga kametal, wala nang marami pang computation. Sundan nyo lang yung aking ginawa at siguradong makukuha nyo rin kung paano ito gawin. So dito sa paggawa nitong ating 45 degree, kung meron mang mga kunting kulang pa dito sa kanyang gilid at hindi pa siya na naging 45, ititrim nyo lang kunti dito sa gilid. Yan, dandahan nyo lang dyan. Ititrim nyo lang hanggang sa makuha nyo yung 45. Kakaunti lang naman ang kulang nyan. Yan, igagrind nyo lang dyan sa gilid para magiging fit siya sa kanyang pipe. So kagaya niyan. So yan. Minsan kasi sa pagka-cutting natin, medyo hindi natin na tamaan yung kanyang linya. Sumobra tayo or kumulang. So kaya hindi siya naging fit dito sa kanyang pipe. So kailangan trim lang natin hanggang sa makuha natin yung kanyang pipe. So yun lang mga kametal. Bago tayo magtatapos, isa-shoutout ko muna si Sir John Yepes. Yan, from Quezon City. So, mega-mega shoutout sa iyo dyan, Sir John Yepes. At I hope na sa mabuting kalagayan kayo dyan. So, yun lang mga kametal. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, ay subscribe nyo na yan at i-click yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. Maraming salamat sa iyo mga kametal at mabuhay po kayong lahat. God bless. So, bye-bye.